Good day everyone! Welcome po uli sa aking kusina. At sa araw pong ito, dalawang luto ang ating gagawin. Pero isang recado lang po. Ayan. Kung natatandaan niyo po ng isang araw, nagluto tayo ng chicken kebab. Hindi po naubos dahil marami po yun eh. Nagmukbang po tayo ng mga street food. At ang aking mga anak, hindi po masyadong kinain yung chicken kebab. At si Mrs. hindi rin po kinain yung kanyang nag-grill na yung oil-less grill. Kaya yan, natira po yung mga chicken na yan. Nanghihinayang po ako itapon. Kaya iniisip ko po ano gagawin natin dyan sa chicken na yan. So, hinati ko po sa dalawa. Yung isa, gagawin po nating chicken sisig. Yung isa naman po, isasahog natin, yung kalahati, isasahog natin sa binagoongan rice. Ayan. So, narinig nyo na po siguro ito sa iba, pero nagtataka kayo, paano ba ito niluluto? Ngayon po, gagawin natin. So, narito po yung atin pong mga rekado. Para po sa sisig, chicken sisig, luto na po yan, pero lulutuin po natin. Lalagyan po natin ng mayonnaise sa topping. At ihalo po natin yan mamaya. At sibuyas, tapos garlic, fried garlic, at lalagyan po natin ng spring onion. Para naman po sa binagoongan rice, so yun din pong chicken, lalagyan po natin ng bagoong alamang, at lalagyan din po natin ng fried garlic, at egg. No? So lalagyan po natin ng egg mamaya. So unahin po muna natin yung chicken sisig. So yun po, at samahan po ninyo ako, yun po ang ating lulutuin. Punta po tayo rito ngayon sa atin pong kawali, at sisimulan na po natin, buksan natin ang kalan. Simulan na po natin ang paggawa ng atin pong chicken sisig. Hindi po natin lalagyan ng mantika. So, yun pong pinaka-oil na po ng chicken ang atin pong pagigisahan. Para po walang masyadong oil. Gaya ng binanggit ko kanina, dati pong chicken kebab yan, kaya yung mga bell pepper na nakalagay po dun sa skewers kasama po ng onion at saka ng chicken, hindi po natin inalis. Sinama po natin yan. Masyadong marami yung sahog para sa alamang fried rice. Kaya binawasan ko po. Atin lang pong gigisahin dyan mabuti hanggang sa medyo maging crispy. Yan po, medyo crispy na. Pipisaan po natin ang kalahating lemon. Yan. Good. Lagyan po natin ang sibuyas. By the way, may lasa na po itong ating chicken kebab, kaya hindi na po masyado natin lalagyan ng ibang flavor. Pwede nyo pong lagyan ng extra salt kung matabang, pero actually, kung iyan po ay coming from scratch o coming from raw chicken, kailangan yung i-season. Pero dahil po ito ay galing na po sa skewer at ito po ay kebab, hindi na po natin yan lalagyan ng salt. I hope you understand. Ngayon po, luto na, pinatay ko na ang apoy. Ang susunod na step ay ipi-plate po natin ang ating sisig. Ayan, ngayon po mga kaibigan, lalagyan po natin ang atin pong mayonnaise. Ito po ay 1% lang po ang fat. Ayan.
kaibigan. Huwag natin ng konti. Bali, ito po ay leftover kebab chicken. At nilagyan po natin ng mayonnaise. Lalagyan po natin ngayon ang spring onion sa ibabaw. Yan. Lalagyan po natin ang garlic powder. Fried garlic. Hindi po pala powder. Fried garlic. Ayan. At ready to serve na po ang atin pong leftover chicken kebab na ngayon po ay sisig na. Ayan. Ayan mga kaibigan. Parang very enticing, di po ba? Ayan. Ayan, luto na po yung ating pong chicken sisig. Atin naman pong susunod ngayon ay ang ating pong alamang fried rice. Again, unahin po natin yung sahog natin. Po yung ating leftover chicken. Lagay po natin ang atin pong sibuyas. Ngayon po, lalagyan natin ang atin pong alamang Tinggayen shrimp. So yun na po yung pinaka salt na rin natin po, sa atin pong silangan. Ating rice. Hindi, leftover din po yung rice na yan. Leftover chicken, leftover rice. Yan. Kesa po mapatapon, ay gawin po natin ang paraan.
Lagyan na rin po natin ang ating pong spring onion. By the way, kahit anong leftover po, pwede dyan. May leftover kayong pritong baboy, inihaw na baboy, pork liempo, o kung ano mang part ng baboy, pwede nyo pong gawin ganyan. Lagyan na rin po natin ang garlic, fried garlic. Tapos po, ang huli, we will put the eggs. Tayo lang po natin maluto at ihahain na rin po natin. Ayan po mga kaibigan, luto na po ang ating bagoong fried rice. Tingnan po natin at atin po itong i-plate. Ayan, ready na po mga kaibigan ang atin pong bagoong fried rice. Ayan, ready po yan. Terno po yan sa atin pong chicken, leftover chicken sisig. Ayan mga kaibigan, ito po ang atin pong bagoong fried rice at ang atin pong leftover chicken sisig. Ayan. So I hope nasiyahan po kayo sa atin pong pagluluto ngayong araw at kung bago lang po kayo sa aking channel, pwede po ba na pa-subscribe naman po at click the notification bell para po ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. And thank you po, paalala lang po na ang kondisyon ng ating puso sa anumang ating ginagawa ay nakakaapekto sa resulta. Kaya po dapat lagi pong maayos ang kondisyon ng ating mga puso. Thank you for watching. God bless.